Nagkalituan na mga kababayan yung ano, yung kwento sa Pugo. Nang sabi, yung China, blinacklist po yung Pilipinas. What? Hindi maintindihan kung ano yung totoo. After na si Senate President Mig Sobiri, makipag-usap doon, bumisita sa kanya yata yung Chinese ambassador. Lumabas ang kwento kahapon, breaking siya, na dahil sa Pugo, yung unang issue kasi, gusto nang ipatanggal yung Pugo rito. And afterwards, comes the news na gustong i-blacklist ng China yung Pilipinas because of that. Yun pala, baliktad yung ibig sabihin noon. Malaman ganong detalye sa breaking news ng Inquirer. Kaya nagdulot ng kalituhan. Yun pala, ang ibig sabihin ng China, pinag-iingatan niya namin yung aming mga citizens kasi yung mga bansa na tulad ng Pilipinas na inalaw yung Pugo operations, comes now the crimes na sangkot yung mga Chinese nationals na turista. What? Ganon pala yun. Sabi rito, pero inquiry uli yun na gano, yung nagkwento. Hindi mo maintindihan ko na yung posisyon nila. Contrary to the earlier statement of Senate President Juan Miguel Sobiri, the Chinese Embassy in Manila says China has not placed the Philippines on its tourism blacklist. Ay, hindi pa man na niya. Hindi man na niya inilagay sa blacklist or blacklisted yung Pilipinas. The report of tourist blacklist is misinformation. China has not placed the Philippines on its blacklist for tourism. Linawin kasi ninyo, dapat klarado yung detalye. Baka yung ibig sabihin ng China, ng Chinese Embassy, kay Migs, in the future, anya, pag ano, we will blacklist nations na nag-aalaw ng operation ng Pugo. O baka ganun, future, hindi pa man talaga, na blacklist. Linawin yung maigi, pero yung unang mga balitang lumabas, ganito, ibigay ko sa inyo po. Ito po mga kababayan, ang nag-report po nito, yung Manila Bulletin. Ipakita ko sa inyo ha, para hindi tayo masisi. Kasi based sa survey po, yung social media daw po, number one na source ng fake news. What? kasama din yung mainstream. Kaya lang, number one yung social media, nanoro na naman kayo. Sa bagay, opinion poll po ito sa tingin ng mga tao. Nangyayari kasi, dahil sa kalituhan, huwag kasi masyadong hasty sa pagbibigay ng mga reactions. Pag-aralan muna natin sa pagbibigay ng mga kwento, nagmamadali lagi. Hindi na-verify masyado. Ayun. Sumali yung dissemination ng information. It is, considered fake news anya. Misinformation and fake news. Ah, ito pa. Wala kaming kinalaman dito. Kundi sila yung... Sila yung nag-publish ng kwento. Sobiri. Si Sobiri yung nagsabi daw, China to blacklist countries that allow offshore gaming to protect its own citizens from crime. Yung unang ang mga lumabas na balita, parang baliktad. Nabasa ko yon.
Kasi walang detalye, yung paka-headline niya, inquirer yung may gawa. Lumalabas sa isang basa mo at a glance, kasi yung tao, ganon. Too busy kasi. At a glance, yung interpretation mo, blacklist tayo ng China kasi kontra tayo sa Pogo. Yun ang... yun ang lumalabas. Ayun ang headline eh. Yun pala, ayaw ng China sa Pogo kasi nalalagay sa peligro yung kanilang nasasangkot sa mga krimen, yung kanilang mga citizens po. Ganon. To protect its own citizens from crime. Nabibiktima ng kidnapping. China is blacklisting some countries. Ay, sila pa ng kwento nito ha. From tourism, particularly those that allow offshore gaming operations to protect their citizens from getting involved in crimes. Tapos pinakita nila yung picture to authenticate the story. Ayan o. Ay, di ba ganun ang style po? Para, totoo ba ganyan o? Nagkausap sila. Senate receives Chinese ambassador. Senate President Juan Miguel Zubiri together with Senators Win Gatsalian and Robin Hood Padilla welcome His Excellency Wang Silian, Ambassador of the People's Republic of China to the Philippines at the Senate on October 10, 2022. Ming said this was relayed to him by Chinese Ambassador Wang Jilian during the latter's courtesy call. Zubiri said the envoy reiterated the Chinese government's official's position on the Pogos, which is now being investigated by the Senate. The ambassador said that countries that allow Pogo operations will be blacklisted, or will be paman lang, hindi paman blacklisted. Masyado kasi kayong advance. Yun ang statement. Tama din yung sinabi ng ambassador. Hindi man namin anya blacklist. Will be future. Future tense. In-assume na kasi ninyong blacklist na, hindi, will be blacklisted for tourism to protect their citizens from possible crime. Yung pagkagawa lang po ng kwento kasi, hindi masyado ninyong klinaro. If it is done already, blacklisted already, or will be blacklisted in the future, it is just a plan, not yet implemented. Linawin kasi ninyo, nag-react tuloy yung nag-react yung Chinese ambassador. Sabagay, hirap din intindihin yung Chinese. Hindi yan, yan, nagsalita English din yata, or may interpreter. So, yun po, to protect, hindi yung China nagalit kasi gusto nating tanggalin yung Pogo. Kasi mas nakakapirwisyo kaysa may na-outweigh yung pakinabang kaysa sa pirwisyo, ng pirwisyo. Mas marami yung pirwisyo na tinatamo natin kaysa sa pakinabang. Tapos, sabi, ang dami niyang mga Pilipinong mawawala ng trabaho. Alin yung gusto ninyo? Klaruin ninyo. Maraming krimen? O may mga Pilipinong maraming krimen pero maraming Pilipinong nagtatrabaho? O yung mga Pilipino, mga kababayan, mawala yung krimen that affects the totality of the image of the country that could result to joblessness? O isahan na lang nating tanggalin yung problema, then hanapan ng solusyon yung mga mawawala ng trabaho?
tulungan na lang na lumipat sila ng trabaho. Hindi itong nagbibigay ng krimen, nagiging cause ng kidnapping. Di ba? Pag-isipan nating maigi. The ambassador had also said that Chinese citizens are being warned not to go to countries with pogo operations. Winawarningan nila. Hindi pa man po binablocklist. So that means it must be a current directive according to Sobiri. Sa bagay, yung statement po ni Migs, interpretation niya yon, pero hindi man yon yata yung nasa isip ng talagang sinabi ng Chinese ambassador. Baka inassume lang ni Migs. Kaya nag-react yung Chinese embassy. That the Chinese government is against any forms of gambling including pogo or online gambling, but pogo's operations are allowed in the Philippines. The Senate leader also said that the ambassador pointed to the difficulty of regulating online transactions based on their experience. Kaya ayaw nila niyan. Kahit yung ibang mga bansa, Vietnam, Thailand, kaya yung mga sugarol po, tumakbo sa Pilipinas kasi doon, try natin sa Pilipinas. Kasi doon pag may lagay, ay may lagay. May... pag may pera, na nangangailangan sila ng pera para sa gobyerno. Ano ba yung taxes na nakokoleksyon? Kailangan nila yung pera para sa kanilang bansa, baka i-approve. In-approve nga. Pero issue naman, hindi lang sa atin, pati doon sa mga mismong involved dito sa negosyong ito at mga mananaya. So yun po. Sobiri also said, Wang also mentioned that based on their assessment, Chinese pogo owners and operators are likely to be connected in syndicated crimes and illegal activities. Thus, they are also wanted in China. So, naging kwampo tayo, takbuhan ng mga kriminal. Gusto ninyong ganon? Kaya yung mga nagsasabing, paano niya yung mga mawawala ng trabaho? May trabaho nga, na perwisyo naman po yung kabuuan ng ating bansa. Hanap na lang kayo ng ibang trabaho. Dati man yan wala. Di ba? Buti kong mabuti yung dinudulot na idinudulot sa atin. Iperwisyo nga . Tapos sisisinin nyo yung gobyerno. Di ba? O ngayon, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapayad po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kasok-kasokan. Ito naman po, Automax Radiant Serum, sa mukha naman po pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Anti-aging po siya. Yung mga cancer patients, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, gawa kasi siya, mga kababayan, sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang po kayo sa aming messenger para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.